Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Naranasan niyo na po bang murahin ang Diyos sa kadahilanan na kahit anong dasal mo? Labis mang taimtim, tila ba ay nagbibingi-bingihan at intensyon na hindi ka pakinggan sa hiling mo? Sa sobrang pagkadesperado, napakahigpit ng pagkakapikit ng inyong mga mata at pagkakahawak ng inyong mga kamay na tila ba mababali na ito dahil sa pagmamakaawa mong pagdadasal sa Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanyang kasagutan lamang ay wala, na naging resulta ng pagkasuklam ko at kawalan ng pananampalataya at nakapagbitiw din ng hindi magandang salita hingil sa kanya. Nangyari ang pagsimula ng pagtatanim ko ng galit sa poong may kapal noong araw na kinuha niya sa amin ang aking ina. Ang pagkawala ng aking ina ay labis na nagpapilay sa aming pamilya. Hindi namin inaasahan ito kaya sobra-sobrang pagdadalamhati at pagluluksa ang aming buong pamilya. Sa pangyayaring ito, sa oras ng paghuhukom ng Panginoon, hindi importante ang yaman dahil wala ni isang doktor ang nakapagpaligtas o nadugtungan ang buhay ng aking ina. Noong mga panahong nalaman namin ang tungkol sa kanyang aksidente, ako ay kasalukuyang nasa paaralan. Mylene, your driver is here. Please get your things. You must leave the school. There's an emergency. Sambit ng aking guro. Nasa grade 5 ako noon. Ang nasa isip ko, baka ang bunso kong kapatid ay dinala sa ospital dahil sa inatake siya ng asma. Madalas kasi siyang maospital at kapag ito ay nangyayari, palagi akong sumusunod sa ospital. Kuya, ano na naman po ang ginawa ni Marcus at sinumpong siya ng hika? Tanong ko sa aming driver. Miss Mylene, hindi po si Marcus ang nasa ospital. Ang mabuti po, si Sir na lang po ang magpaliwanag. Sagot nito, ha? Ano ibig niyo pong sabihin? Pagtataka kong tanong. Si Sir na lang po ang magsasabi, maigsi nitong sagot. Pagdating ko sa ospital, nakita ko ang aking ama at ang aking kapatid, ngunit wala ang aking ina. Dito pa lang maideya na ako kung sino ang nasa ospital, pero hindi ko pa din alam kung ano ang dahilan. Hanggang sa dumating ang doktor mula sa operating room at sinabi nito ang kondisyon ng aking ina. Ito ay critical at kasalukuyang comatose. Alam ko na ang salitang comatose, kaya hindi ko mapigilang mapaluha kaagad nung marinig ko ang sinabi ng doktor hingil sa kalagayan ni Mami. Ate, si Mami, wika ng kapatid kong tumatangis din. Wala akong magawa kundi ang yakapin ang nakababata kong kapatid at sabay kaming umiiyak. Maya-maya na lamang naramdaman namin ang yakap ng aming ama at batid kong siya din ay tahimik na humihikbi. Makalipas ang ilang minutong pagdadamayan, ikinuwento sa akin ng aking ama kung ano ang nangyari. Base sa kwento ng aming kasambahay, nasa loob daw ng banyo ang aking ina upang maligo, nang biglang meron siyang narinig na malakas na kalabog. Sa lakas ng tunog, pati daw ang driver na kumakain sa may maliit na kusina, narinig ito. Kaya naman kumatok daw si Manang upang siyasatin ang nangyari. Ngunit, nung tinawag niya ang pangalan ng aking ina, hindi ito sumagot. Dito na siya nag-alala, kaya naman sinubukan pa niyang kumatok ng ilang beses. Pero hindi pa rin sumasagot ang aking ina. Sa pagkakataong iyon, kinakabahan na si Manang at nagdesisyong kunin ang susi ng pintuan ng banyo. At nung oras na buksan niya ang pinto, nakita niya ang aking ina na nakahiga at dumudugo ang ulo sa sahig. Dali-dali niyang kinuha ang kumot, ibinalot niya sa katawan nito at saka tinawag ang driver upang isugod sa ospital. Binalutan din niya ng makapal na tuwalya ang ulo ni Mama dahil sa pagtagas ng dugo. Ang ospital mula sa aming tahanan ay meron lamang 15 minuto ang layo at habang nasa biyahe sila, tinawagan nila ang aking ama. Kasama ng aking ama na dumating sa ospital ang kapatid kong lalaki. At matapos nito, inutusan ng aking ama ang driver namin upang sunduin naman ako sa aking eskwelahan. Sa kanilang palagay, malaki ang posibilidad na ang aking ina ay nadulas at tumama ang kanyang ulo. Hindi lamang pa nila matiyak kung saan ito tumama.
Nung marinig ko iyon, ang una ko kaagad na isip ay ang magdasal. Tinanong ko ang aking ama na kung pwede ba kaming magdasal para mabilis na gumaling ang aking ina. Nung nakarating kami sa chapel sa loob ng ospital, agad akong lumuhod at taimtim na nagdasal sa kaligtasan, gisingin at pagalingin kaagad ang aking ina. Nung inilipat ang aking ina sa ICU, bawal kaming bumisita maliban sa aming daddy na kailangan pa niyang magsuot ng overall protective suit at pwede lamang siya doon ng hindi lalampas ng 10 minuto. Kaya sa may bintana lang namin siya maaaring matanaw na magkapatid. Wala akong magawa kundi ang umiyak lamang at magdasal. Sa ilang minuto lamang na pwede naming makita ang aking ina sa ICU, mas maraming oras ang iginugol ko sa chapel ng ospital. Sobra ang aking pagkakahigpit ng aking mga kamay habang ako ay nagdadasal. Lord, please, pagalingin niyo po si Mommy. Sana po gumising na po siya. Magpapakabait po ako at palagi po akong magsisimba. Hindi po ako gagawa ng ikasasakit ng ulo ng aking mga magulang. Pangako po yan. Yan ang palagi kong dasal ng paulit-ulit. Akala ko may pag-asa dahil ibinalita ng nurse na gumalaw saglit ang hintuturong daliri ng aking ina noong 3rd araw niya sa ICU. Kaya naman, mas lalo ko pang dinalasan at sinipagan ang aking pagdadasal. Sinabihan ko din ang aking kapatid na magdasal kaming dalawa ng taimtim para mas lalong mapadali ang pagaling ng aming ina. Si Manang, kasakasama din namin na nagdadasal. Siya ang namumuno sa pagdadasal ng rosaryo na may kaakibat na pag-asang walang imposible sa Panginoon na gagawa siya ng milagro na pagbibigyan niya ang aking kahilingan. Subalit, makalipas lamang ang ilang araw, ang linya sa monitor ni Mommy ay nag-flat. Ang mga doktor at nurse kitang-kita sa kanila ang pagkataranta habang ginagawa nila upang ibalik ang kanyang pulso. Nakita ko ang mga makinang ginagamit sa kanyang dibdib, ngunit kahit ilang beses nilang sinubukan, pero hindi sila nagtagumpay at tuluyan na kaming iniwan ng aking ina. Habang nakita ko ang ginagawa ng mga doktor at nurse, nagdadasal ako at ilang beses na nananalangin sa Panginoon na sana ay dugtungan pa niya ang buhay niya, na masyado pa akong bata o ang kapatid ko para maulila sa ina. Lord, please, hindi pa ako handa. Hindi rin po handa ang kapatid kong mawala si Mommy. Pakiusap po, nagmamakaawa po ako sa inyo. Umiiyak kong wika. Narinig ko din ang kapatid ko na nagdadasal din para sa aking ina. Pero ang lahat ng ito, lahat ng pagdadasal, bigo kaming lahat kahit na halos 1 linggo na kaming nagdadasal para sa kanyang kalagayan. Bingi ang Panginoon, bulag ang Panginoon, at walang pakialam ang Panginoon. Pinabayaan niya kami kahit ilang beses akong nagdasal, lumuhod, at nagmakaawa, wala siyang milagrong binigay sa aming pamilya. Nung narinig ko ang doktor na I'm sorry, bigla akong tumakbo sa chapel ng ospital. At dito, hindi ko napigilan na napaluhan ang labis. Wala kang kwenta. Isa kang malaking kalokohan. Hindi ko alam kung bakit maraming sumasamba sa'yo. Pero lahat sila at maging ako, isang hangal dahil naniwala at ibinigay ang pananalig namin sa'yo. Lumuluha kong wika. Ngunit, wala na ding magagawa ang pagsabi ko ng masasama sa Diyos. Dahil kahit na anong ibato kong masasamang salita, hinding-hindi na maibabalik pang muli ang buhay ng aking ina. Ang buhay namin ay hindi na bumalik sa dati. Ang sigla at ngiti sa labi ng aking ama ay napalitan ng puot, luksa at dalamhati. Simula noong nawala ang aking ina, ang buhay namin palaging makulimlim at madilim na tila hindi inaabot ng kahit anong katiting ng sinag ng araw. At ang pangyayaring ito ay isinisi ko lahat sa Panginoon. Pinaparusahan niya kami o marahil ako
Nais niya akong magdusa ng magdusa dahil nawala na ang pananampalataya ko sa kanya. Sa paglipas ng panahon, ang aking ama ay wala ng araw hindi nalalagyan ng alak ang kanyang katawan. Ito na ang kanyang bagong pinagkakaabalahan. Sa tingin ko, nawala na siya ng ganang magpatuloy sa buhay. Nakalimutan na din niyang maging ama sa kanyang mga anak. Ang negosyong pinagtulungan nilang mag-asawa noon ay ipinaubaya na niya ito sa kanyang kapatid. At ito na ang bumubuhay sa amin kasama ang naiwang insurance sa pangalan ng aking ina. Hindi pa naghihilom ang suga sa pagluluksa magmula noong naulila kaming magkapatid. Hindi ko din mapigilang maluha muli nung nagtapos ako ng elementarya dahil wala ni isa sa mga magulang ko ang kasakasama ko sa espesyal na okasyong iyon. Dito ko napagtanto na kung ganito ang nararamdaman ko, paano pa kaya ang bunso kong kapatid? Grade 1 pa lang siya noon nung pumanaw ang aming ina. Ang kanyang alaala ay kakaunti kumpara sa akin. Kaya naman, dito ako nagdesisyon na gampanan ang naiwang responsibilidad ng aking mga magulang sa kanya. Matatabunan na kasi ang mga masasaya at magagandang alaala ng bunso kong kapatid hingil sa aking ama, na ngayon, isa nang lasinggero. Ang aking ama na masipag, masayahin, paminsan-minsan nagluluto sa kusina, ay tuluyan nang nawala. Nagpatuloy ang madilim na kalangitang ito sa aming pamilya hanggang sa ako ay magkuleyo. Sa ilang taon na ang lumipas, inaakala ko na magbabago ang aking ama, na malalampasan niya ang pagdadalamhating ito, na magiging okay din siya kinabukasan at ihihinto din niya ang pag-inom ng alak. Ngunit ako ay nagkamali dahil habang mas lalong lumilipas ang panahon, bukod sa pagiging lasinggero, siya ay nagiging bayolente din. Hindi lamang yan, ang bunso kong kapatid, magmula nung siya ay nagsimulang magsekundarya, bukod sa hindi nag-aaral, nagsimula din siyang mapabarkada. Katulad din siya ng aking ama, natuto na din siyang uminom at nagkaroon ng bisyo. Kapag ako ay nagninilay-nilay, madalas ko pa ding sisihin ang Panginoon kung bakit ganitong kapalaran ang nakasulat para sa aming pamilya. Tama po kayo, magpasa hanggang ngayon, hindi ko pa ding mapigilang magsalita ng masama hingil sa kanya kapag sumasagi siya sa isipan ko. Na kapag meron akong kailangang sisihin, ang Diyos kaagad ang nasa isip ko. Hanggang sa dumating ang araw na sunod-sunod na hindi magandang pangyayari ang dumating muli sa aming pamilya. Sa maraming taon ni Daddy na itinoon ang sarili sa alak, ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumibigay, partikular na ang kanyang atay. Sa dami ng alkohol na tinutungga niya kada araw, dumating na ang panahon na lumalabas na ang masamang epekto nito. Ilang araw lamang matapos madala sa ospital ng aking ama, ang sumunod naman ay ang aking kapatid. Isinugod siya sa ospital sapagkat siya ay nasangkot sa isang away at nasaksak. Sa totoo lang, hindi na ako magtataka at magugulat sa nangyari sa aking kapatid dahil sa klase ng kaibigan na kanyang pinakisamahan. Batid kong ako ay bigo na magampanan ang pagiging magulang ko sa kanya dahil ang totoo, hindi ko alam kung paano. Pareho pa kaming bata noon. Akala ko makayanan kong suotin ang sapatos ng isang magulang. Pero sino ang niloloko ko? Sarili ko lamang. At isa din itong malaking pagkakamali dahil mas lalo lamang napariwara ang buhay ng aking kapatid. At dahil dalawa sila sa ospital, sa sobrang pagkataranta, pagkabalisa, natagpuan ko ang sarili ko na naglalakad patungo sa chapel ng ospital. Sa parehong chapel, noong ako ay nakapagsalita ng hindi maganda hingil sa Panginoon. Nung pagkaupo ko, matagal akong tulala. Matagal akong nakaupo doon, umiiyak. At ilang beses na naglalaro sa isip ko ang tanong na, bakit? Bakit niya ako pinaparusahan? Bakit binibigyan niya ako ng pagsubok na ganito? Hanggang sa hindi ko na malaya na
Matagal na pala akong nakaupo doon at tulala. At bumalik lamang ang wisyo ko nung meron akong naramdamang dampi sa aking balikat. Iha, halika at ipagdadasal kita. Sambit ng pari. Para saan pa? Eh, hindi naman siya nakikinig. Sagot ko ng pabalang. Hindi totoo yan, iha. Hindi natutulog ang Diyos. Wala man akong ideya sa pinagdadaanan mo, pero isa lang ang pinakasigurado ko. Hinding-hindi magbibigay ng pagsubok ang Panginoon kanino man kung hindi nito kayang harapin. At sa palagay ko, ito ang kanyang paraan upang ikaw ay lumapit muli sa kanya. Tugon niya, nakikinig ang Diyos, pero nasa sa iyo lamang iyon kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya. Dagdag niya, sinabihan din niya ako na subukan kong magdasal, pero sa pagkakataong ito, ang tanging idasal ko lamang ay ang paghingi ng patawad sa kawalang pananalig sa aking puso. Marahil ito ang paraan niya para ako ay magbalik loob. Hindi ko alam kung bakit parang agos ng tubig mula sa gripo ang aking luha. Sunod-sunod at hindi ko mapigilan dahil sa mahabang panahon, ako ay nakaramdam ng konsensya, ng hiya at ng kawalang modo. Ginawa ko ang payo ng pari at matapos kong gawin ito, hindi ko maipaliwanag. Pero parang ang luwag-luwag ng dibdib ko habang ako ay nangungumpisal. Habang ilang araw ako sa ospital, wala akong ginawa kundi ang mangumpisal ng mangumpisal. Sa laki ng aking kasalanan, pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat ng kanyang kapatawaran. Kasabayan nito, tanggap ko na din kung papahabain o kukunin na niya ang aking kapatid o ang aking ama. Tatanggapin ko ito nang hindi kukwestiyonin ang kanyang desisyon para sa amin. Inihahanda ko na din ang aking sarili na ako na lang ang matitira sa aming pamilya. Subalit, sa pagkakataong ito, binigyan niya ako ng milagro. Dinugtungan niya ang buhay ng aking kapatid at ng aking amang may sakit. Kasama din sa aking panalangin na sana matanaw naming muli ang sikat ng araw. Sa pangalawang pagkakataong ito, ang aking ama ay tila ba nagising sa kanyang mahabang panahong bangungot at humihingi siya ng tawad sa kanyang kakulangan. At ang kapatid ko naman, nagdesisyong mag-rehab upang ayusin ang kanyang sarili. Hindi man perpekto ang aming pamilya, pero ang Panginoon pa din muli ang naging tulay upang kami ay mabuo. At bilang kasama sa aming pangako sa kanya, na kada linggo kami ay magsisimba upang mas lalong patibayin ang aming pananalig at ang pundasyon ng aming pamilya. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po rin bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Joselito Palacio, Alejandro Mata, Ana Peda.